Hi guys, welcome back ulit dito sa aking channel. In today's video, meron tayong isang laptop dito na natanggap. Check natin. Ito ay isang Dell, black color. Ang model ay inspired on N5050. Yan. So this is a Pentium series. Medyo luma na yung model, guys. So check natin anong problema. Kasi sabi ayaw magtuloy yung Windows. Power on natin. Press F1, low battery to continue. So last time siguro hindi na proper shutdown kaya meron siyang Windows error recovery. So try natin i-launch yung startup repair. Okay, press enter to continue. So Windows is loading files. So almost 30 seconds now, wala pa rin. So guys, mukhang may problema yung kanyang operating system. Supposed to be, nagdi-display na ng logo ng Windows yan dito. So this is the problem, guys. Ito yung nare-reklamo niyang matagal mag-open yung Windows. So, force shutdown na natin. Okay. By the way, guys, sabi naman nung may-ari din ito ay i-upgrade na rin yung kanyang laptop. So, kung i-check kasi natin pala yung kanyang memory, press F2 to set up. Guys, yung memory niya ay 2GB lang. Yan, 2GB. At ang kanyang hard disk ay 500GB. Yan, old one. So, kailangan natin, guys, ma-upgrade yung kanyang RAM at palitan natin ng SSD yung kanyang hard disk. Kasi gusto na rin nung may-ari na installan natin ng Windows 10. So sa Pentium series kasi na gantong model ay medyo mabagal talaga to pag 2GB RAM. So kailangan natin mag-add talaga ng 4GB requirement ng Windows 10. At para bumilis ay palitan natin ng SSD yung kanyang hard disk. So meron na tayong nabili na 240GB na hard disk para sa kanyang upgrade. Meron na rin tayong 2GB RAM para madagdagan natin yung kanyang 2GB na memory. Okay? So, start muna natin ang pag-open sa laptop na to. So, first, remove natin yung kanyang battery. Okay? So, un-screw natin lahat ito. Yan. Para mabuksan natin. Okay? Taktak natin kasi mahirap itanggal yung kanyang screw. So double check natin. Naiwan pa. Wala na. So ito yung model, guys, na kailangan talagang buksan yung buong back panel niya para makuha natin yung hard disk sa loob kasi wala siyang quick access. At kung mapapansin nyo, yung kanyang DVD drive ay wala rin dito. So hindi natin siya matatanggal. Okay. So pagkatapos niya na keyboard naman muna. Remove natin yung kanyang keyboard. So, gamitan ulit natin ng flat. Okay. So, release lang natin yung lock dito. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, tanggalan natin. Yan. Remove natin yung kanyang cables.
Okay. Yan. At hindi pa rin natin nakikita yung hard disk guys, pero yung memory pwede na. Ayan, 2GB. DDR3. Yung hard disk nya guys, nandito pa sa portion, hindi pa natin nakikita. So, kailangan tanggalin natin tong front panel nya. Okay, so meron lang siyang dalawang screw dito. Yan. Un-screw natin muna. Yan. Okay, so gamitan ulit natin ng card para madali natin mabuksan. Yan. Yan, tanggal na siya guys. Tapos yung cable pala dito, release muna natin. Siya sasabit. Yan, okay. Tanggal na. So yun guys, nakita na natin yung hard disk. Ayan o. So ito yung kanyang memory. Ito yung kanyang hard disk. So wala naman siyang ibang screw. Kasi yung screw niya dito dati, dito na natanggal na natin sa likod. Yan. So, slide lang natin to. Yan. Okay. Yan. So, pwede na tayong mag-back up. Pwede na tayong mag-replace ng hard disk. So, i-open na natin yung kanyang SSD. Okay. Yan, Kingston. 240 GB. So, wala na rin siyang bracket. Kaya, diretso na rin natin. Okay. So, ganun lang. So, i-screw na lang natin siya ulit dito mamaya sa likod. Tapos yung kanyang RAM, ilagay na rin natin. Okay. Ayan. Okay, tapos push. Okay. Okay, so, maikabit na natin yung kanyang hard disk. At yung kanyang RAM, okay na rin. So, balik na natin yung kanyang top cover para ma-install na natin ang program. Okay. So, lagay lang natin yan. Yung cable dito ulit sa power. Huwag natin kalimutan na ibalik. Okay, tapos ito namang isa sa touchpad. Okay. And then, yung dalawang screw dito, balik na natin. Okay. Tapos kanyang keyboard balik na rin natin. Check natin yung kanyang kablo. Tapos, i-lock na natin. Ayan. Push lang dito sa apat na lock niya. Okay. So, okay na yan. Dito na naman, balik na natin yung mga screws niya.
Yan. Para makompleto na. Okay, so meron na lang tayong tatlo. Okay, yan. 1, 2, and 3. Okay. Ayan. Tapos, palit natin yung kanyang battery. Lock. Okay. Now, check natin kung may output. Press F1 kasi low battery na siya. Okay, so guys, okay na. Kailangan lang ito ng operating system. So, installan muna natin ng Windows. Kasi wala pa siyang boot media. So, check natin ulit ito after natin maloadan ng Windows 10. At yung kanyang mga program applications. Okay, so tapos na natin ma-installan ng Windows 10 ang unit na to. At naloadan na rin natin ng mga apps. Ngayon, testing na natin guys yung ating yung ginawang upgrade. Power on. Loading na yung ating Windows 10. Okay, so check natin yung install nating hard disk na SSD 240GB. Okay, so makita natin dito, okay na siya. Yan. 240GB. Check natin yung kanyang RAM na in-update natin. So guys, mapapansin mo yung access niya, mabilis siya. Basta ma-upgrade natin yung RAM saka yung SSD. Kahit Pentium series lang siya, mabilis. Yan guys, yung RAM, 4GB na rin. Yung kanyang old hard disk, ito, yung 500GB. Ang gawin na lang natin external ito. Meron na rin kasi ako nabiling na enclosure pang external. So, quick setup lang po natin to. External enclosure. Ayan, open natin. Ito yung kanyang SATA connector. Quick lang natin dito yung hard disk niya. Yan, ganyan lang siya. Tapos insert na natin dito. Yan, ito yung butas niya. Ganun lang guys. So, lagay natin dito sa kanyang casing. Yan. Okay. Tapos lagay natin yung dalawang screw na kabilaan. So, ito yung kasama niya. May tiny screw na kasama, yan. Dalawa. Saka screwdriver. Ilagay muna natin yung kabila bago natin higpitan. Okay. So, yan. May external hard disk na tayo. So, ito yung cable na kasama niya. USB 3. Connect lang natin dito. Ayan. Connect natin dito sa isang empty USB port. Yun guys, detected na yung kanyang hard disk. Ayos sa kanyang
So yun guys, makikita nyo may nag-additional na local drives. Meron siyang F, G, saka X. So yun na yung external natin na working good na siya. So okay na siya lahat. Ready to use na ito. Yung kanyang ibang function naman, yung battery niya, wifi, ay lahat okay naman, walang problema. Okay, so ganun lang guys, pag gusto nyo mag-upgrade, kahit Pentium series lang yung model ng laptop nyo, ay pwede pa rin natin gawing Windows 10 yan. Siguro kung napapansin nyo yung isang video ko regarding dun sa desktop, Pentium series lang din yun, pero nung ginawa ang Windows 10, ay mabilis siya. Kayang-kaya niya yung operating system na Windows 10 basta ma-upgrade mo lang ng tama. Okay, so salamat muli sa inyong lahat sa pag-suporta sa aking channel. At hit nyo lang ang like button. At doon sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang subscription button at ang notification bell for more updates sa mga darating ko pang mga videos. Thank you very much for watching. See you in my next video. Bye-bye!